Matapos ang limang araw sa shelter ng CSWDO, susunduin na ni Erica si Angel para ilipat sa Youth Shelter Facility ng End Child Prostitution and Trafficking o ECPAT. Upon admission niya, immediately yung ano intervention plan niya. So ina-assess kung anong mga pangangailangan niya. So ba matutong magbasa? Educational assistance, mapaprovide namin yun sa kanya. Medical assistance, legal assistance, most especially psychosocial activities para tulungan siyang mag-recover and mag-heal. Marami kayo. Ito na ang magiging bagong tahanan ni Angel. Okay lang po. Ano yung gusto mo dito? Gusto ko lang tumira dito. Feeling mo dito, ligtas ka? Kaibigan mo na ba yung ibang mga bata? Lahat po. Lahat sila? Kasama ni Angel sa shelter ang 8 bata na naging biktima ng prostitusyon at sexual abuse. Yung ganitong shelter, ano yung importante na kailangang ma-provide? Oo. Lalo na kasi sexually exploited. Yes. Those are very difficult cases. Ano po namin is yung temporary protection po. Yung immediate protection talaga na yung sinapokus namin. Tapos later on, healing and recovery po. Mm-hmm. Yung pinapaintindi namin na mas mabuti na nandito sila. At kasi pinapaintindi din namin sa kanila na may mga karapatan sila. Kasi yun ang nawawala. Oo, yun ang nawawala. Yung self-worth. Oo. Tapos yung dignity, no? Yes, yes, yun yung unang na-erode when you're sexually exploited, eh. Dito lamang nakaraang August 8, kasamang social worker ng CSWDO, isinailalim si Angel sa isang check-up. Pero dahil sensitibo ang kaso at menor de edad si Angel, minabuti naming hindi na idetalye ang findings ng doktor, alinsunod na rin sa panuntunan ng DSWD. Marami pa mga bata ang posible o di naman kaya ay nagiging biktima ng pang-aabuso gaya ni Angel. Sa isang pag-aaral ng DSWD, tinatayang nasa 60,000 hanggang 600,000 na street children ang nagiging biktima ng prostitusyon sa bansa. Karamihan sa kanila, walang gabay na magulang, hindi nakakapag-aral, at natuto na lang mamuhay sa kalsada. Maraming mga factors yung nagsasadlak sa mga kabataan natin sa prostitusyon. Wala silang masyadong knowledge or alam tungkol sa mga bagay na nakaka-abuse sa kanila sexually. Of course, central dyan yung poverty. Minsan nga yung mga bata mismo yung naghahanap ng pagkain para sa sarili nila. Kaya nga nagiging vulnerable sila sa mga ganito klase ng mga oppression and abuse. Ayon sa UNICEF, ang Pilipinas ay pang-apat sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga prostituted children sa buong mundo. Sinasabi po dito na 1 in 5 children or 22.4% have experienced any form of sexual violence in any activity. Cases of prostitution falls into the category of high-risk degree of child abuse, hence requiring or necessitating immediate intervention such as crisis counseling, temporary protective custody. This is necessary because the child who is under such environment will be vulnerable to repetitive abusive activities that will be detrimental to the overall development of the child. Noong nakaraang linggo, naganap ang hearing sa kasong panggagahasa na isinampa ng pamilya ni Angel laban sa di umano'y nanggahasa sa kanya. Bahaba-haba pang panahon bago madesisyonan ang kaso. It will take years sa kanyang pag-rehabilitation. Importante lang nabigyan siya ng supportive na environment, beneficial sa kanyang pag-heal at pag-recover.